Yung mga idol! Welcome back po sa ating channel. Dahil may bagong pag-uusapan na naman tayo, may bagong update na po tayo patungkol kay Russell Westbrook at sa report na nag-iimbestiga ang NBA kay James Harden at sa Philadelphia 76ers dahil baka daw nagkaroon ng tampering ang kanyang kontrata. Sabay may update na rin ako kay Kai Soto patungkol sa latest news na ginagawa niya. Yan nga po ang pag-uusapan natin pagkatapos lamang ito. Mga idol, welcome po sa ating channel. Pero bago natin umpisahan ang video, make sure nyo lamang na nakasubscribe ka na. Hit the bell, select all at pakilike po ang video para mas malaki pa ang maabot ng ating channel. So yun nga mga idol, iniimbestigahan ngayon ang Philadelphia 76ers patungkol sa pagbabaka sakaling nagkaroon ng tampering ang pagpirma ni James Harden sa kanila. Ayon sa report, naghihinala ang NBA na baka nagkaroon ng maagang kasunduan patungkol sa future na kontrata ni James Harden sa Philadelphia at baka na-violate nito ang collective bargaining agreement. Dahil mukhang kaduda-duda ang pagpirma ng 2 taon ni James Harden sa Philadelphia. Sa kasalukuyan ay nakikipag-cooperate naman ang front office ng Philadelphia. At kapag napatunayan na may paglabag, malamang na malaking halaga ang babayaran ng Philadelphia. Samantala sa ibang balita naman mga idol, 5% lamang daw ang maaaring madagdag sa Lakers na maaaring manalo sa NBA Championship kung sakaling makukuha nila si Miles Turner at Buddy Hield. Ayon kay Eric Pincus ng Bleachers Report, maaari pa daw na mas lumaki ang tsansa kung makukuha ng Lakers si Kyrie Irving at Buddy Hield at Miles Turner. Sadyang mahirap daw itong gawin ngunit posibleng mangyari pero marami pa rin ang kasalukuyang katanungan. Ayon naman sa ibang NBA agent, dapat daw ay maging kalmado lamang ngayon ang Lakers sa pakikipag-trade nila kay Russell Westbrook dahil magiging madali na daw siyang ilipat kung sakaling palapit na ang trade deadline. Samantala para naman sa ating sulyap na balita mga idol sa mga sumusubaybay kay Kai Soto, babalik na po siya sa Australia upang maglaro muli sa Adelaide 36ers. Sa ngayon hindi pa malinaw kung kailan niya ipagpapatuloy ang pangarap niya na makarating sa NBA. Yo mga idol! Ano ang masasabi mo sa video natin for today? Mag-comment ka lang lamang sa ibaba at mag-subscribe ka na para palagi kang updated ngayong off-season dahil maraming nagaganap na trade o lipatan at para ikaw ang unang makaalam. Pakipalo mo na rin ang ating Facebook page at ilike na rin ito. Ako po si John. Ito po ang Basketball Talk. Salamat po!